church age, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, the tribulation period. So, ang dalawang view ng seventh seal, ito ay nabuksan noong 1963. At ito ay mabubuksan sa rapture season. Sa type 1 ng end time believers, meron silang difference dito na may 7 men na darating para magbigay ng rapturing faith para sa bride. So, yan yung grupong kasama ko dati. Grupo ni Bar Jackson. Tapos, of course, si Frank, hindi naman nag-aaral. Sa category ko, type, pareho silang type ko na level 1 doon sa aral nila. So, dalawang type to. Either 1963 opening or sa rapture season. Ngayon, na gusto ko ipakita na view is yung hindi siya point in time. Mali na sabihin point in time yung opening. Kasi alam natin symbolical yung nandun sa Bible eh. You cannot fix a fixed point of time na dun lang naganap yan. Ang Bible punong-puno ng parallelisms, punong-puno ng multiple applications. So, ang first seal, drawing to my first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth, yung sa World War II, kasama yung mga last tribulation, at yung sixth, yung the dreadful day of the Lord. Pansinin ninyo, ang first seal, hindi lang siya sa first church age. Nag-start siya sa first church age, pero tumak po siya ng tinatawag span of time. May span of time siya. So, para sa mga hindi pa familiar, ang first seal na may first white horse rider, yung spirito ng Nicolaitanismo, eh nagsimula noon yan, at tumago siya hindi lang kalaban lang mga Hudyo, pati Roma, at pati Katoliko. Hanggang ngayon, sa age ng mga Protestante, Pentecostals, up to the last age. Yung second seal, konting review lang. Yung Red Horse Rider, yung persecution, pumapatay, yung martyrdom. Hindi lang yan naganap noon. There was a time na nag-peak siya sa Roman Empire, nag-peak siya sa Dark Ages, pero hanggang ngayon, kahit hindi na masyadong, iba na yung kapanahon na natin yan, meron pa rin konti sa mga bansa na yung black, yung tipo ng Dark Ages, Black Horse sa third seal. Nag-start yan somewhere sa 3rd, 4th century, pero tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Pero nag-uwin kasi yung power ng Catholic Church nag-uwin. Yung charismatic movement sa 4th seal, yung Pale Horse Rider, nag-start yan somewhere in this last century, last two centuries. Tapos nag-pick siya somewhere in our time. Then, yung pick ko dapat nandito. Sorry kung hindi naman tama. So, hanggang tuloy-tuloyan hanggang sa tribulation, deception sa tribulation. Then, the fifth seal, yung martyrdom ng mga Hudyo kay Hitler. At yung brethren nila na mamamatay sa tribulation. So yung sixth seal yan, yung tawagin natin yung earth ay madedesolate. Pero nagsisimula niyan maaga pa. Hindi yan biglaan lang na doon lang maranasan. Ngayon may naranasan na. Ngayon ang gusto ko ipakita yung span of time. Lahat yan may span of time. Kung lahat yan may span of time, hindi mo pwedeng mayalis na ang seventh seal ay may span of time din. Ano yung span of time niya? Buong panahon. If it's so mysterious, it covers up everything. Hindi siya pwede nasa loob lang.
lang, ha? Kasi nasa loob lang. Hindi tutol na nasa loob siya, pero nasa loob lang siya. Nasa labas siya dapat kasi kapito siya. So, itumbok natin sa rapture. May sinabi si Barber Nam, yung peak niya ay sa rapture. Okay? So, what is this span of time? The seventh seal as a span of time is a mystery na hindi maintindihan. Sabi ni Barber Nam, na-preach niya yung six seals, no? Pero yung seventh seal, isang bagay na parang inaabangan pa niya. Okay? Isang bagay na gusto niya makita, pero hindi pa niya agad makita. Okay? So, konting reference lang sa Daniel 12:4, seal up the book. Verse 8, seal up the book. Pagdating sa Revelation 10:4, may seven thunders utter their voices. And sabi sa kanya, seal up the words which the seven thunders uttered. Seal. Nung sinabi niyang seal, pagdating sa Book of Revelation, meron na tinatawag na seven seals. Ngayon, ang sinishare ko ngayon, ang seventh seal, yan din ay seven seals. Kasi ang seventh, hindi siya isang bagay na bukod doon sa sixth. Sa claw niya ang sixth. I'll give an example. Sa Genesis 1, yung first 6 days ng creation, may evening and morning yan. Pero sa seventh day, wala. Anong ibig sabihin niya? Yung pinagmamalakin mo sa Batista na ikapinong araw, hindi yung araw. Eternity yun, yung seventh. Tapos, doon sa Ezekiel, ayun mo ang versa. Ano yung pinabasa natin yung versa? Ezekiel, ano yan? Sa 9, Ezekiel 9, 1-4, pasahin nyo, sa New Bible, mayroong 6 na tao na magdadala ng destruction. Vision ni Ezekiel yan. Pero sa yung 7 tao, magsisil sa noon ninyo. Maliligtas. Iba yung 7th sa 1-6. Yung trumpets na i-share ko dito dati. If you read the first trumpet to the sixth trumpet, madali nyo makita. Pero hindi nyo makita agad yung 7th kasi nasa malayong chapter. At yung first 6 trumpets, sabi sa chapter 8 last verse, may voices. May voices yung trumpets. Pero dito, sa 7th, Revelation 10:7, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. By grammar, by language. Now, may voice na, pero magsasound ka lang. Ano yung isasound? Yung trumpet. 11:15. Yung 11:15 na sound yung trumpet ay end. Ngayon, iba yung seventh trumpet sa first 6. Yan dyan na makikita yung pagtitingkad o pagiging distinction ng seventh seal o pagiging number 7 dun sa 6. At last, halimbawa sa Bible, yung water pots. Sa marriage at Cana, yung miracle, yung 6 water pots, walang ikapito, no? Naging wine. Asan ang ikapito? Nung siya ay naging wine. So, compared dun sa line of thought na a point in time, whether 963 or rupture season, ipapakita ko yung seventh seal ay isang span of time. Buksan natin yung Bible natin sa Revelation 10:1. I saw a mighty angel come down from heaven. He had in his right hand a little book open. Ang tanong, nung open na yung little book, does that mean sarado pa yung selyo? Open na. Pero John was writing it. And John can hear it. So, hindi tayo dapat magkulong sa isang point in time na history or rupture season. Nung time na John was writing the book of Revelation, in rhema form, in literal word form, not in logos form, no understanding form, ang seventh seal is being unfolded when Christ is being revealed. May pagkasahin natin sa book. When Christ was being revealed, the seventh seal was being unfolded. It's just that they don't know it is the seventh seal. Mamaya, ipapakita ko, seventh seal. May kinalaman doon sa sasabi ng meeting in the tent, meeting you there, yung third pool. Hindi lang si Barbara na maka-explanation o yung bride.
Every bride in every church age naka-experience niyan. Every bride in every church age naka-experience nung tatawag natin rapturing faith. Hindi natin dapat ikulong na isang set of doctrines alam dapat alam mo para ka selyado ng Espiritu Santo. Doon sa yung pangatlong grupo sa message, yung tinawag natin two souls dati, ngayon, nag-evolve na yung teaching nila. After 1963, doon lang may born again. Before 1963, ibang klaseng pag-born again at kulang yung pag-born again nila. So, masyado tayong nag-focus doon sa set of doctrine. Ganyan pagkakamali ng denominations. Kailangan, parang ang master din na itong klaseng doctrine na to. Yung spirit, yung return the hearts of the fathers. Yung hearts, iba yan sa doctrine, it's a spirit, it's an attitude. Okay? Bagamat hindi mo paabot ang isang bagay, pero hindi ka mapanghusga. Gusto mo saliksikin, gusto mo patunayan. So, ngayon, papakita natin na since the time na nag-start, in literal word form, nung sinulat ni John yung book, we can say, the seven seals being opened, hindi lang naintindihan. Like yung word born again, wala mang ganung term pa si Martin Luther, masyado. Yung Berean, wala pang ganung term yung iba. But I believe there are people sa buong mundo may ganung spirit. Yung baptism of the Holy Ghost, hindi pa naman abot yan noon, pero I believe that every reformer had it. Nung patahong na ano. So let's read the quote na binigay ko. Tignan natin yung una dito. So, Rising of the Sun. He, Jesus Christ, is the one who opened those seals. So, if you know that this book, these seals are symbolical, then you should not fix any point in time. He is those seals. Si Cristo mismo. For the whole word of Christ, God is Christ, and Christ is the seals that was opened. What is the opening of the seals then? Revealing Christ. Let's talk one day sa time natin, sa time ng prophet. The invisible union of the Word and the Bride. You don't accept Christ just by being in a fellowship or dun sa samahan o kakampi mo to. You yourself have to become Berean to His Word. You have to be connected to Christ through His Word. His Word involves not just the Bible, maraming denomination ng dadal Bible. You must get the message dun sa Bible. Progressive message. That's how you become wed with Christ. Okay? There's no loyalty to any group but Christ. Yung fellowships, tulong lang bawat isa dyan para lalong makilala si Christ. Temporary, yung umasa tayo sa pastor, umasa tayo sa kapatid. Pero eventually, we have to be directly kay Christ. Yung konektado, hindi dahil sabi ng kapatid. Basahin natin next na rito. So, let's talk about revealing Christ. Is Christ only revealed in 1963? Only in the rapture? No. In this age, kaya may number 7. This is the age na kung saan, in whole creation, in the beginning to the end, dito naka-focus lahat. Okay? Well, dito umiinog lahat. Colossians 1:17, umiinog sa kanya lahat. Dito sa first seal, then there's some coming for 7 mysterious thunders that's not ever written at all. That's right. I believe that those 7 thunders will reveal the last days in order to get the bride together for rapture of faith. Hindi ko nabanggit yung 7 thunders. The 7 thunders in the 7th seal. We know there are 7 star messengers. Of course, sabi dito ni Bar Jackson, 7 men sa rapture season. I believe the 7 men really will bring rapture in faith. Pero it's not someone that is coming in the future. Yung sinabi ni Barbanam, He will reveal the 7 thunders. Parang sa future pa darating. Sa Bible, na-share ko before, yung 7 angels in the throne, before the throne of God. Na sila yung nag-blow ng 7 trumpets. Sa Revelation 1:4, may 7 spirits before His throne. 1:4, 4:5, 5:6. 7 spirits before His throne. Pagdating sa chapter 8, pinakilala. Those are 7 angels standing before His throne. Ano kaya natin sabi dito? Nakilala yung 7 thunders. But doesn't mean hindi sila nag-thunder. You get the picture? When the 7 thunders utter their voices, maaaring hindi sila kilala as thunders. Makikilala lang sila as thunders dito sa panahon natin. It doesn't mean they haven't uttered their voices. John was forbidden to write because it's not the Bible per se.
It's the spoken word. It's not just Brother Branham who had the spoken word. Every messenger of God had a spoken word. Amen ba kayo? Every believer, every messenger that speaks yung galing sa Bible, yung Romans 10, na how beautiful are the feet of them that brings the gospel of peace. They have the spoken word. So, this spoken word, ito yung tinatawag natin thunders. Bakit siya thunder? Kasi hindi mo na siya naintindihan eh. Later mo marinig yung voice. Later, sa Book of Revelation, meron tayong magbabasa, paulit-ulit binanggit, lightnings, thunderings, and voices. Yung lightning, sabi doon ni Cristo sa Matthew 24, that, sandali lang yan diliwanag. O, mabilis yan lumiwanag. Pag madilim ang gabi, umulan pa, biglang kumidlat, makikita mo yung butas sakali. Pero tandaan mo agad, kasi pag hindi mo pinansin yan, lumipas na liwanag, mawawala agad yan. Sabi ni Cristo, habang nandito yung bridegroom, huwag kayong mag-ayuno kasi samantalahin yung pagkakataon magpista. Magpista, magtanong lahat ng gusto yung tanong nila, etc. So yung lightning, may kinoconnection sa thunders. Kasi pag nasa lightning, may thunder. Yung thunder is something na hindi naintindihan ng tao. Nung si Cristo in-announce sa Son of God, may narinig kulog yung iba, pero yung iba nakarinig ng tinig. Para sa ibang tao, ugong ng bagay na yan, pero sa ibang tao, may mensahe. So sa loob ng church ages, bagamat hindi pa kilala, nagfo-fulfill na siya. Let's talk about opening. The opening. Yung opening, meron yan yung written word, yung Bible, meron dyan yung manifestation, yung kaganapan sa history, at meron dyan yung understanding. So, nagaganap na yung first seal, second seal, fourth seal, fifth seal, pero hindi pa yan na iintindihan ng tao. Pero, let's talk about opening. Hindi yung opening, hindi lang yan understanding. Malawak yung opening. Okay, kung sasabihin natin in regards to the seventh seal, meron pang bagay na reveal na. Hindi lang sa sinabi ng propeta, sa lahat ng revelation patungkol kay Kristo, meron na. Pero meron pa bang i-reveal? Meron din, yung sinasabi niyang, inaabangan pa niya, kahit pinanggit pa niya yung day and hour where Christ will come. Tungkol sa seventh seal ang pinag-usapan ni Barbara. Tuloy natin yung basa dito. No? Now, this messenger, because what we got right now, we wouldn't be able to do it, but there's something we got to step further. We can have enough faith, divine healing, hardly. We've got to have enough faith to be changed in a moment, swept up out of this earth, and we'll find that after a while, Lord willing, find where it is written. So, syempre, yung dating masaman, magiging kalaban ko sa pag-unawa na ay dapat hindi nakasulat yung seventh seal. Kaya hindi preaching yan. Tinutukoy dito ni Barbanam sa Bible yun eh. Hindi yung tinutukoy niya spoken word, where you find where it is written. Maaaring nasa Bible yun, hindi lang niya nakikita. Punta tayo sa Laodicean Church Age. Now, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. One, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Two, he will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation. Nagawa ba niya? Yes, siya'y nagturo ng seven star messengers. Before him, may unawa na yung denomination sa church ages, pero hindi nila ma-pinpoint yung star messengers. So, pinakilala niya yung thunders. At yung thunders na pinakilala niya, yung seven men na magbibigay ng rapturing faith sa buong bride, sa buong church age. Hindi lang yung bride sa end time, ha? Hindi lang yung bride sa huling panahon. Yung bride sa buong church age, yun ang makakatanggap ng rapturing faith. Kaya yung seven men ay spread out yan sa buong church age. Hindi yan sa dulong panahon lang. Which are the revelations contained in the seven seals? Dito tayo sa question and answers. Thunders, that's what the thunders was about, to reveal the seven thunders and utter their voices. No one could make out what it was. John knew what it was, but he was forbidden to write it. If John can hear it, there's an aspect that was open. Mali na yung turo ng iba na kung nag-focus na yung history, meron daw dito, nabuksan daw dito, pero nasarado sa church ages. The reason John was forbidden to write, you have to meet him. You could not spoon feed this. The denominations cannot copy this. Not anyone can copy this. It could not come from being parang creed or dogma. You have to have revelation. You have to experience this very repentance.
aside from hearing it from the minister, you have to dig it yourself at home. Okay? It's not just for the minister. I'm talking for every true word bride. Word bride kasi, gagawin din nila sa bahay yun. Yung ginagawa ng isang minister na magsaliksik. Tapos, tuloy ko rito. Saan ba ako? John, the second angel in the days of his sounding, seven mysteries of seven stars will be revealed. Seven angels is the messenger of the seventh church age. Ayun. So, sa time, sa ni Barbanam, at tignan pa natin yung angel na nag-anoint kay Barbanam. The seventh angel sa langit. Tuloy-tuloy ang revelation nun. I believe that through those seven thunders, will be revealed the last days in order to get the bride together for rapturing faith. Ano yung seven thunders revealed? Doesn't mean seven men sa last days lang magsalta. Parang tama ituro ni Bart Jackson na seven men sa dulo. Kung hindi, makikilala natin sino yung seven men. Pag nakilala mo sila, it's part of your end time revelation na kung saan to get you ready for the rapture. Because, you know, did you know that prophet also took messages from the reformers? Talima sa sinasabi nung ano, yung pangatlong grupo sa end time na yung mga turo na denominations, sinuka lang, nag-turn the corner, tas puro subo na lang malalakit after 1963. Mali yun. Kumukuha si Barbanam sa mga reformador. Nagsasaliksik siya nun. Maraming porsyento ng tinuturo niya, yung mga basic Christianity, ay galing dun. Hindi salungat sa kanila. So, mali yung sasabihin ng iba na hindi, sinuka niya lahat ng turo ng denomination, pinalitan ng sinuk, galing lang sa langit after 1963. 1 minute lang? Okay. Iba yung tarot sa likod. So, skip talaga tayo dito. The spirit of Elijah of this Gentile church will just continue right on to the Jewish church, right on into call Moses with him, hallelujah. He'll preach the same message of Pentecost to the Jews. Sa last week of Daniel, magaganap ulit yung nakasulat sa Acts 2. Actually, nakasulat sa Acts 2 yung magaganap na English liberation. So, patagos na lang yan, yung spirit of Elijah. May sa spirit of Elijah, hindi na si Barbanam yan. Yan yung nag-anoint kay Barbanam. Yung spirit of Elijah, yan yung anointing ng Diyos na binigay kay Elijah, binigay kay Barbanam. Tatagos yan pabalik doon sa Jewish church. Pagdating ng rapture, the Lamb took his book, seven seals just ready to be opened. The seven seal, he hid the seven seal from us. He wouldn't do it when the angels stood day by day telling it, but then he wouldn't do it on the day there's silence in heaven. It was the coming of the Lord. So aside from the fact na in every age, ang seven seal ay hindi nila naintindihan, may kinalaman yan sa coming of the Lord. In every age, they expect the coming of the Lord. But only in our age, darating ang coming of the Lord. But right now, you couldn't claim you know exactly everything, the details regarding the coming of the Lord. But that's the seven seal. I believe dun sa partial na paliwanag niya, partial truth yung paliwanag ni Bert Jackson, na meron pang i-reveal dito. At yung seven men, hindi seven angels yan na before the throne of God. Hindi yung seven men na lupa. May i-reveal pa sa bride na mag-part ng kanya rapturing faith. Meron things in the future na i-reveal pa ang Panginoon. Yung things in the past, yan ay na-reveal na. Yung tinatawag natin, hidden things. At yung things old and new doon sa Matthew 13. Okay, bibilisan ko na naman. So dito, sa kabilang page, shortcutin ko na, ang pag-opening daw ng seven seal, tapos ng intercession. So merong aspeto na ng future. Do you believe tapos na yung intercession ngayon? Kung, if you believe hindi pa tapos ang intercession ngayon, then it's not finished, the opening. Ano yung sabihin? The revealing. Because I believe the opening is the part of the beginning of the revealing. Pero when you say opening, it's a progressive term, it's not a finished term. As if you knew everything. You get it? It could have been opened symbolically, pero you still have to receive it until the day you die. You receive the message. Okay, last clean na lang to. He's gonna claim, tong seven seals gonna claim the redeemed. No? So, pakiclaim ito, rapture season to. The seventh seal natin is also our body change.
dito sa second to the last, Souls in Prison, opens the entire Bible. Take note, the Bible, gagamitin natin yan hanggang mamatay tayo. Hanggang di pa tayo patay, at di pa tapos ang panahon, gagamitin natin yan. Pag hindi pa naubos yan, hindi pa lahat na-reveal sa atin. So, yung entire Bible, hindi na yan magagamit pagdating ng resurrection, pagdating ng millennium. So, only right now. So, pag sasabi ng entire Bible, seven seal, konektado dyan. Last, Feast of the Trumpets. That day, he see him come down, eat up the little book. When he did, seven thunders utter their voices. What is this? A revelation of what has been missed back there to bring to. He already wrote it there. Into reveal. It's already been written, see? Hindi naman ang amin yun. Kasi palakpakan natin, Panginoon. Salamat.